So na ito lang ituloy yung aking nakaraang video. Ito yung patungkol sa aming project na telescopic sliding gate. So kami ay mayroong dalawang set na telescopic sliding gate. Ito ay doubles. Total nito ay 4 na piraso. Ito ay mayroong height na 3 meters from the ground floor, tapos minus sa gulong, kaya ang total ng height niya ay 286 centimeter, at ang haba ng isa ay 355 centimeter, at yung namang isa ay 285. Baga ay 285 by 286, yung isa ay 286 by 3350 sa millimeter. So ito yung nakaraan ay wala pa itong mga cut. Ayan. So kinat namin ito para ito ay lagyan ng mga seat. Ito ay double seat. Yung sa isang side nito ay meron siyang pan. Meron kami lalagyan na seat yan. Naka-group. Kung bakit kinat yan, may group yan. At dito sa kabila, plain lang ito na masit din. Kaya ito ay na-cover ng yero o sheet. Ang kapal ng sheet ay 1.5. So ang materials na ginamit namin dito ay 80 by 80 ang frame. Yung vertical tube ay 80 by 40. Ang thickness ng aming frame ay 3mm, ang thickness ng aming vertical tube ay 1.5, ang thickness ng aming sheet ay 1.5. Ayan, tingnan natin kung paano ang pag-layout. So ito na yun. Ayan, ito. Kung nakikita nyo, may mga cut dyan. Ayan, may mga cut. Ayan, kinat namin yan. Para dyan ilagay yung sheet. Ito siya, ayan. So yun na. So kat na ay 30 mm. So napakaw. So hindi namin ni-welding sa ibabaw. Sa ilalim ng welding. Ayun yung welder ko, ayun o. Sama-sama kami gumagawa dito. Dito sa ilalim niya, inispatan yan. Para sa ibabaw ay maganda tingnan yan. Dito sa ilalim. Sa madilim. Sinatakan nyo yan dyan sa ilalim. Kapag sa ganon ay hindi hindi mahirap mag-grind sa ibabaw. So yan. Sa susunod ko na lamang bibigay yung update pag ito ay napilos na. So ganun lang. At abangan nyo sa susunod na development ng aming project. So ginagawa ko itong upload para dito ay hindi sa dahil lang mapanood o makita lang o hindi ay meron tayo konting kaalaman sa paggawa ng yung telescopic sliding gate, kundi ito ay remembrance ko na rin, at yung mga sukat kasi nito minsan kapag nalimutan ko ay sinusundan ko rin ito, binabalikan ko yung aking video dito sa YouTube. So ito yung aking diskarte para nasa ganon mawala man yung papel, yung drawing ay meron akong reference o guide. So ito nga yung aming drawing o plano para maging guide namin sa paggawa ng telescopic sliding gate. Pagka binigay ng drawing pero wala namang ibang mga detalye,
So ang ginagawa ko ay sarili ko na rin idea yung isa. Ayan siya. So dito ang reference kung ano mga materials na pwedeng gamitin dito sa telescopic sliding gate. At ito pang ipang mga detalye. Ayan, yung contract ang magpapagawa. At yung materials na kailangan ay nakalagay na dito. Ayan. Yung haba, yung lapad, yung ilang piraso ay nakadetail dito sa drawing nito. So nakakatanggap kami ng mga ganito kapag kami mga project kami. Binibigay ng aming moder upang itong aming sundan sa aming paggawa ng mga project, gate o ano pa mang bagay na paggawa sa amin. Meron kami papilang ganito upang sa ganon ay meron kaming sundan. So minsan may mga drawing na binibigay sa amin, hindi kompleto ang detalye. Kaya kami na rin ang gumagawa ng diskarte o aming kami na nasusunod minsan paano namin gagawa ng paraan ganun. Minsan kasi hindi kompleto yung hindi ako detalye sa drawing. So yun, ayan, kung meron kayong mga katanungan, kontakin nyo lang yung aking kaibigan. Ayun. So ganyan lang po ang paggawa ng telescopic sliding gate. Kaya sa susunod na detalye, kapag ito ay nabuo na, ay pakikita ko sa inyo. Ganyan lang po ang paggawa ng sliding gate. Hindi lang kasi sa sliding gate. Kung bakit sa tinawag na telescopic, double siya. Meron siyang cable na kapag umaandar na yon ay hatakin na isa. So, kung yun yung search ay makikita nyo ron ang patungkol sa telescopic sliding. So dito sa aming factory ay maraming project dito. Kaya kapag dagsaan ng project ay meron kaming overtime. So kinakailangan na talaga at syaga. Hindi dapat apurahin kasi kapag inapura ay minsan napapalpak. So kinakailangan din sa trabaho ay isama. Kapag sa ganoon ay magkaroon ng magandang teamwork sa bawat magkakasama. Nakita nyo ang aming nagawa. So kami gumagamit ng welding machine. Hindi yung welding machine na arc, kundi MIG. Ayan. Meron kaming nagamit na MIG dito. Ito. Brad, buhay na ito? Yes, sir. Pakitesting mo. Para pakita natin kung paano paggamit ng MIG. So yan, demo mo nga, paano gagawin dyan? Nakakuha na ba? Nakauna na pa sa breaker yan? Open mo yan. Ah, buhay kasi nakabuhay na sa line, main line. Dahil nag-verty na siya. Oh, yun daw. Bigyan mo siya. Anong gagawin? Argon. Ang oxygen. Ano tawag dito? Oxygen. Yung argon pala, tig. Argon. Si... CO2. Ayan ito, may ganyan eh. Bubuksan dito, ito ang pinaka-gauge niya. Ayan, start na yun. Dito kang dito. Dito. Ayan. So, ganito lang paggamit dito. Pipipress mo lang siya dito. Saka mo siya i-dedicate. Hindi pa kayo nakagamit sa MIG, ay ito po ang MIG. So habang matakbo yan, makikita niyo sa gauge. Sige. Ipapatay mo, Brad. Ayan, bumaba yung bola. Sige, kapag nakita niyo yung may pitik-pitik na yung yun, bearing o bola, ayan. So may gauge yan. Hanggang doon ang gauge niya. Kapag tinaas niyo yung kunito, yung gauge niya o yung drahe lakas ay tumataas yun yung bola na yon.
So ganyan ha, kaya kung bakit kailangan namin kumamit ng MIG, kasi hindi siya masyadong magpapir sa yung yero kapag hinihinang, hindi katulad ng ARC. So ang kanyang ginagamit namin dito ay MIG, upang sa ganoon maiwasan yung pagka balukto, pagkahutok ng wine-welding. At ang kinaman pa rin, kapag magagamit ka ng MIG ay mabilis siyang gamitin. Katulad na ginagawa ng kasama ko rito, ayan. Ayan. So meron kayo idea sa aming ginagawa na gate, kung maggawang kayo ng mga yero, mga manipis na bagay, ang number one na nirekomenda ay MIG. So meron siyang machine at merong kasamang pinakatangki niya. CO2, no? CO2 tawag dyan. Yan. So, nakita nyo kung gaano magaan na kadali mag-fabricate kapag ang ginagamit natin sa MIG. Ang muli, balikan ko yung aking topic ay hinapatungkol sa telescopic sliding gate at aking upload sa susunod na aming next chapter na aming gagawin. So, hanggang dito na lang. God bless you all and thank you for your watching.